Para kay Kapitan General tungkol sa akademya ng wikang Pastila. Pinapatawag po kayo ng tiyuhin nyo. Sige, paalam kaibigan. Sige. Kung hindi kayo akyat, ay isipin ng mga prile na ayaw ninyong makisama sa kanila. Ayaw lang ng aking tiyuhin na makuusap si Doña Victorina. Saan ka nagtatago? Hindi mo nakita ang pinakamainam na tanawin sa paglalakbay. Ay nako, marami na akong nakita ang mga ilog at tanawin. Ngayon, ang may kabuluhan na lang sa akin ay ang mga alamat. Kung pasino may ilang alamat, nariyan ang malapad na batong bahay nung bago pa man dumating ang mga Kastila. At di umano'y tinitirahan ng mga espiritu. Subalit na mawala ang pamahiing iyon at kampalasan niya, ito ay pugad ng mga tulisan. Merong pang isang alamat ang tungkol sa kwento ni Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. Noong unang panahon ay may mag-aaral na nangako magpapakasal sa kanyang dalagang kababayan. Subalit ang mag-aaral ay nakalimot at ang dalaga ay naghihintay habang lumilipas ang panahon. Hanggang sa mabalitaan ng dalaga na naging arsobispo na ng Maynila ang kanyang hinihintay. At dahil sa ang kanyang pangako ay mahirap nang mangyari, nagpagawa ang arsobispo ng kuweba para sa kanya. Dito siya nanirahan hanggat mamatay at dito na rin siya inilibing. Napakagandang alamat. Isusulat ko iyon. Napaka-sentimental. Ano sa palagay mo, Padre Salvi? Hindi ba't mas mainam na inilagay ng kanyang kamahalan si Doña Jeronima sa biteryo? Halimbawa, gaya ng sa Santa Clara, sa halip na bigyan siya ng isang kuweba dahil hindi pagiging maginoo ang pagbibigay ng tahanang bato sa isang binigo ang pag-asa. Higit na mabuti pa siguro kung ikulong siya sa Santa Clara at dalawin na lamang paminsan-minsan. Ano sa palagay ninyo? Kaya na kumalili sa arsobispo, ano sa ang gagawin nyo kung mangyayaring sa inyo ito? Hindi ko makahatulan ang di dapat hatulan. Ang ugali ng arsobispo at pagsasayang lamang ng oras ang pag-isip sa mangyayari. Ngunit dahil sa pinag-uusapan na natin ay ang mga alamat, hindi nyo dapat limutin ang nauukot sa milagro na si San Nicolas na pinakamaganda at pinakatotoo ng marahil ay hindi pa naririnig na ang sinunod. Tila na ang unang panahon nag-ilog, ganun din ang lawa, ay pinaninirahan ng mga malalaki at masisibang buhay na tinataob ang mga bangka sa pamamagitan ng pagpalangin ng buntot. Isang araw, may isang demonyo na nag-anyong buhay ang nagpataob sa bangka ng isang inchi. Sa takot ng inchi, nanalangin siya kay San Nicolas. Dininig siya ng santo ang panalangin ng inchi at ang ginawa niyang bato ang buhay. Kahanghanga, malabang kahanghangang alaman. Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, saan dyan sa lawa napatay ang isang nangangalang Guevara? Guevara? Ibarra? Tumingin kay Rod. Ayon sa mga kawal na tumugis kay Ibarra, na malapit na siya masukol, ay tumulon siya mula sa bangka at sumisid ng mahigit 2 milya. Nang lumitaw ang kanyang ulo, ay itinaguyod siya ng mga bala hanggang sa makita nila na pumula ang tubig dahil sa lubog. Gustong 13 taon na ang nakaraan ng mangyari yun. Kung gayon, ang kanyang bangkay, nakasama na sa kanyang ama, hindi ba't isa rin siyang pilibustero, Padre Salvi? Yan ang masasabi kong murang paglilibing. Ha, Padre Camora? Lagi kong una sasabi na hindi mo maaasahan ang pilibustero ay magkakaroon ng marangal na libing. Anong nangyayari sa'yo, Ginoong Senyor? Huwag nyo sabihin na kayo'y may sakit. Kayo na datihang malalakbay, may hilo sa gaytong paglalakbay lamang. Okay. Kailangan nyo malaman na ang paglalakbay sa ilog na ito ay hindi dapat maliitin. Ang lawang ito ay higit na malaki sa 5 lawas sa Switzerland o lahat ng lawas sa Espanya pagsapasamahin man. Nakita na ako ng mga sanday na mandaragat na nangahilo dito. Magtimpi, mas gugugol ka sa 1 taon paghihintay sa usapin kaysa magbayad ka ng 10 taon sa mga paring dayuhan.
Marahil ay babayaran ka naman nila ng mga misa. Isipin mo na lamang na natalo ang 30 piso mo sa sugal. O kaya nahulog sa ilog at kinain ng mga buhaya. Sa hukuman, pupukpuk ang judge tapos ay aalis na si Tales na malungkot ang mga nanonood ay titingin at tatawa ng malakas. Ito lang po ang aking mga alas. Mababa lamang ang halaga nito, iha. Ayos lang po yun, Ginang. 250 piso na lamang ang kulang pantubos kay ama sa mga tulisang iyon. Maraming salamat po. Alam mo ba ang dapat mong gawin? Humiram ka ng 200 at 100 lamo ang iyong bahay. Sabihin mong babayaran mo pagka panalo sa usapin. Sus, Mariosep, ang kumakalaban sa mga prele ay kutumbas ng hirap ng katawan at kamatayan. Magandang araw po, Hermana Penchang. Maaari po ba akong manghiram ng salapi sa inyo? Sige, pumapayag na ako. Ngunit sa halip na pera ang ibayad mo sa akin, manahi ka na lamang, magdasal at samahan mo akong magsimba at magayuno. Nako, maraming salamat po, Ginang. Magsisimula po ako bukas mismo. Tatang, maninilbihan po ko sa isang mayaman sa Tiani. Ano? Ako'y magbibigti o hindi kakain kapag umalis ka. Babalik ako sa gubat at hindi na muling magbabalik. Kailangan ko itong gawin upang maibalik si Ama. Kapag nanalo tayo sa usapin, ay mababawi na ako sa paninilbihan. Sa bagay, malalaman naman niyang pinili ko pang manilbihan kaysa isang la ang lapel na bigay niya. Masagana ang naging ani at naibenta sa mabuting alaga. Nakapagpagawa na ng bahay na gawa sa tabla na siya ang pinapangarap ng pamilya ni Tales. Itanahas muli ng mga prayle ang buwis sa iba't ibang kadahilanan. Binayaran na lamang ni Tales ang buwis upang makaiwas sa gulo. Magtimpi! Isipin mo na lang na lumaki ang buhaya. Nang unti-unting bumuti ang pamumuhay nila Tales, ay natasan siya bilang pangunahing maniningil ng buwis sa baryong kanyang mga kababayan. Tinawag na rin siya ang kabesang Tales upang maiwasan ang di pag-uunawaan sa mga prayle. Ay nag-aabono na lamang siya mula sa sariling lukbutan kapag kinukulang ang kanyang nakokolekta. Pangarap na mag-ama ang pag-aralin ng 3 anak ni Kabesang Tale sa susunod na taon. Subalit hindi na dumating ang susunod na taon at itinaas na naman ang buwis sa lupa hanggang umabot sa 200. Ito, tumutol na si Kabesang Tales at nagreklamo na hindi na niya kayang bayaran ang ganoon kataas na alaga. Binalaan siya ng mga prayle na kapag hindi nakapagbayad ay ibang tao ang paglilangin ng kanyang lupain dahil marami na ang interes sa lupain na nag-aabang lang. Akala ni Kabesang Tales ay nagbibiro lang ang mga ito, subalit hindi pala. Katunayan ay bumanggit siya ng isa sa mga utusan na lilikon sakali ang kaawa-awang si Tales ay namutla at para niyang nakita ang kanyang asawa at anak na naghihingalo. Naalala niya ang pagtulo ng kanyang pawis sa lupain. Nakita niya ang kanyang sarili na nagsasaka sa kainitan ng araw habang ang mga prayle ay nakasakay sa mga karawaheng sinusundan pa ng mga alipin ng kanyang kapalit. Hindi siya nakapapayag na angkinin nito ang kanyang lupaing pinaghirapan. Sa galit ni Kabesang Tales ay siya ay naghimagsik. Tumanggi siyang magbayad kahit ni isang pera hanggat hindi nakapaghahanap ng malinaw ng dokumento na ito nga ay sa mga prayle. Nang walang maipakitang mga dokumento ang mga prayle ay nakarating sa korte ang kaso. Napaglingkuran at pinaglilingkuran ko ang hari sa pamamagitan ng aking salapi at lakas. Ngayon na may hingi ako sa kanya ng katarungan at kailangan na ibigay niya ito sa akin. Sa kasamaang palad ay naubos ang kanyang pera sa pagbabayad sa mga mapagsamantalang abogado, eskribano, ahente at mga opisyal. Pinanika ng mga hukom ang mga prayle dahil na rin sa katigasan ng ulo ni Tales. Ang anak na si Tano ay mahirang na magkawal. Makalipas ang 6 na buwan,
ang nanbalitang siya ay pinadala sa Carolina.